Magandang gabi sa inyong lahat. At kami po'y natutuwa na natatapos natin ang series ng anim na topiko. Dito tayo ngayon sa ating panibagong topic. Ang topic po natin ngayong gabi ay may kinalaman sa paglalang ng daigdig. Sa mga susunod pang gabi, ating pag-aralan ang paano pumasok ang kasalanan at ang plano ng kaligtasan. At mayroon pang mga sunod na mga topic na lalong mas interesting na inyo pang matutunan sa ating talakayan. Pero bago tayo dadako, binabati ko kayo ng magandang gabi o magandang araw sa inyong pagpapanood. Sana magiging malalim ang inyong pag-aaral sa Biblia. Bago tayo dadako sa ating talakayan, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na patuloy ninyo kaming ginagamit. At sa bagong araw na aming bubuksan sa talakayan, aming hinihiling, Panginoon, pagpapalain ninyo lahat ng nanonood ngayon, mga kaibigan namin, mga kamag-anak na nanonood, inyo silang pagpapalain. Aming hinihiling ang inyong pangangasiwa na pagpapalain ninyo ang lahat na sana ang mga taong makikinabang nito magiging makabahagi sa inyong pangakong kaligtasan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, dito tayo dadako sa ating topic. Ang ating topic ngayong gabi ay ang paglalang ng daigdig. Ang Diyos po ang gumawa nito, pero paano ito niya ginagawa? Ito pong tanong, ito pong unang tanong na ating sasagutin. Sino ang lumikha ng lahat ng mga bagay? Pag ating babasahin ang Biblia, mababasa po natin ito sa aklat ng Isaiah, 40:26 hanggang 28, ito po yung nakasulat. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, tingnan ninyo kung sinong lumikha sa mga ito. Tinutuos ang kanilang mga hukbo ayon sa bilang, tinatawag niya sila ayon sa pangalan. At sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil siya ay malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. So pagpapansinin ninyo mga kapatid, ang sabi ni Isaiah, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Kung tingnan ninyo kung sinong lumikha sa mga ito. Tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa kanilang bilang, tinatawag siya nila ayon sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay malakas sa kapangyarihan, walang nagkukulang. Binabanggit po ng talata na tinutuos ang kanilang bilang. Tinutuos ang kanilang hukbo sa kanilang pangalan. Mapapansin ninyo, gaano ba kalaki itong nilikha ng Panginoon? No? Pagtitingnan natin ang creation ng Panginoon, nang tinitingnan ito sa ating mga scientist sa Hubble Telescope, ganito ang pagkakita nila, nakikita nila ang ating universo na ganito kalawak. Yung huge universe, no? At ang universo, umiikot yan. Ang pag-ikot ng universo, parang clockwise, no? Parang relo ang kanyang pag-ikot, no? Pero lahat yan, ang ating buong universo, gumagalaw yan. Kaya nga mapapansin ninyo, pero gaano ba kalaki itong ating universo? According to science, ang ating universo, binibilang ito ng ating mga scientists at according sa kanilang pagbibilang na ang ating universo, composed ito of 200 billion galaxy. No, maraming mga taong hindi nakakaunawa, ano ba itong galaxy? At itong 200 billion galaxy, naglalaman din ito ng billion o trillion of star. No? Ano ba itong mga star? Sa science, kahit yung ating araw, tinatawag yun nila na star. No, ating titingnan, ang malapitan, itong mga galaksiya, ito yung kanilang mga distansya. No, pag titingnan natin yung galaxy, ito yung distansya nila. Magka bawat bilog na inyong nakikitang liwanag, isang galaksiya yan. Ito yung binibilang ng ating mga scientists na ang ating universo ay 200 billion ka mga galaksi. At kung lalapitan mo ang isang galaxy, katulad nito, ito yung tinatawag na Andromeda Galaxy. Pag titingnan ninyo itong Andromeda Galaxy, binibilang nila ang mga star dyan, umaabot yan ng trillion ka mga star. At mayroong mga galaxy, katulad nitong galaxy, ito yung isa sa mga colliding galaxy, ito yung dark matter,
No? Mayroon din siyang billion ka mga star. At ito yung ating galaxy. Ang ating Milky Way galaxy. Nang binibilang nila kung gaano kadami ang star sa Milky Way galaxy, umaabot po ito ng 400 billion star. No? Ano po ang ibig sabihin ng star? Sa pag-aaral sa science, ang ating araw na ating nakikita ay isa yun sa mga star sa Milky Way galaxy. So ang ibig sabihin, ang ating Milky Way galaxy ay mayroon po siyang 400 billion ka mga araw. At bawat araw, mayroon ding mga planeta na nag-ikot-ikot. Kung di, ang ibig sabihin, ang ating araw, ito yung ating isang solar system. Ang kapitbahay ng ating araw, mayroon po siyang malapit na kapitbahay ng araw. Mayroon din pong mga solar system at nang binibilang yan sa science, ang ating Milky Way galaxy, mayroon po siyang 400 billion ka mga araw. Yun, gaano, yan kung gaano kalaki ang ating universo. Now ngayon, dito tayo, sapagkat ang ating pag-aralan ngayong gabi ay pauna lang yan, gusto lang namin maintindihan natin kung gaano ba talaga kalaki itong nilikha ng Panginoon. Pero ang ating pag-aaralan ngayong gabi, paano ba ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ating planeta, sa ating sanlibutan? No? At ito yung nakasulat, no? Kung paano ginagawa, kasi mayroong mga inventor kasi ngayon sa ating kapanahunan ngayon, no? Pinarangalan sila ng mga tao sa buong mundo. Pero karamihan sa ating mga inventor, yung mga scientists natin, anuman ang kanilang na-invento o nalikha, mayroon ng mga bagay at ginawa na lang, mayroon lang mga formula, yung mga natuklas nila ng mga bagay, naka-invento sila ng mga bagay. Pero kapag ang ating Panginoon gumagawa siya ng mga bagay, paano ba niya ginagawa ang mga ginagawa ng ating Diyos o paano ba niya ginagawa itong ating sanlibutan? Kung ating babasahin ang mga awit, aklat ng mga awit, 33, chapter 33, mga talata 6 at saka 9, ito po yung nakasulat sa versikulo 6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. At lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Sapagkat siya ay nagsasalita at nayari, siya ay nagutos at tumayong matatag. Napapansinin ninyo yung talata sa pamamagitan lang ng salita. So, for example, pagsasabihin ng Diyos na magkakaroon ng ibon, no? Salita lang ang kanyang ginagamit, lumabas ang mga ibon mula sa pinakamalaking ibon hanggang sa pinakamaliit, iba-iba ang kulay, iba-iba ang huni, ganun ang nagiging resulta. Ang ginagamit lang ng Diyos sa paglikha sa lahat ng mga bagay sa ating planetang Earth, walang iba kundi ang salita. Ganun kakapangyarihan ang ating Diyos na nakasulat sa Biblia. Ngayon, dadako tayo ngayon, ilang araw ba ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan? Kung ang ating sanlibutan ginawa ito sa pamamagitan ng salita, ilang araw naman niya ito natatapos ang kanyang paglalang? No, kung ating basahin ang aklat ng Genesis, kung inyong pag-aralan yung chapter 1 at saka chapter 2, inyong matutunan na ang ating sanlibutan ay nilalang ito ng Panginoon sa loob ng 7 araw. Maraming naniniwala na sabi nila, ang sanlibutan natatapos ng Panginoon 6 na araw. Pero hindi. Ang ating sanlibutan, ang kumpletong paglalang ng Diyos, ginawa ito ng Panginoon sa loob ng 7 araw. At hindi 6 na araw. Ngayon ating isa-isahin ngayon, itong 7 araw sa paglalang, atin pong pag-aralan, ano bang ginawa ng Panginoon sa unang araw? Tandaan natin, kapag gumawa ang Panginoon sa kanyang paglalang, ang kanyang ginagamit, salita. Kaya nga, mapapansin ninyo sa versikulo 1, sasabihin lang niya ang gusto niyang gagawin o nais makita o nais niyang gagawin sa kanyang paglalang, magkakaroon na. Now, for example, kapag babasahin natin itong Genesis 1, versikulo 1, ito po yung nakasulat, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. No, nang ginawa niya itong ating planeta, mayroon itong pasimula. Pero na kung paano ito nagsimula ang kanyang paglalang, nilikha, mayroong Diyos na manlalalang at nilikha niya ang ating langit at mga lupa. No, pagtitingnan ninyo sa Hebreo, mayroong mga translation sa Biblia na
nang pasimula nilikha lang niya ang langit, ibig parang isang langit lang, pero mayroong mga translation. Pagbabasahin ninyo yung original na Hebrew, heavens ang binabanggit doon, sapagkat sa kanyang paglalang hindi lang isang bahagi ng langit ang nilikha ng Panginoon kundi mga langit. Kaya mayroon pong mga translation sa Biblia na heavens ang binabanggit. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya na ating nakikita itong larawan, no? Kung ang paano niya ginawa ang ating planeta, mayroong master designer, mayroong creator sa ating sanlibutan kung paano ito ginawa ng Diyos. At kung paano niya ito ginawa sa pamamagitan lang ng salita. Now, kung ating babasahin itong verse to, ito po yung nakasulat, sino ba ang kasama ng Diyos sa kanyang paglalang? At ang lupa, ito yung kalagayan ng lupa, at ang lupa ay walang anyo at ito'y walang laman. At ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos suma sa ibabaw ng tubig. Napapansin ninyo, ang lupa na ginawa na sa pasimula, ito'y sinasabi ng Biblia, ito'y walang anyo at ito din walang laman kasi wala pa siyang nilagay dito na may buhay. At ang kaldiliman suma sa ibabaw na ng kalaliman. So, it was covered with darkness. Nung pagtitingnan natin yung ating planetang Earth, nababalot ito siya sa dilim. At ang Espiritu ng Diyos kasama ang Espiritu Santo sa creation ay gumagalaw siya sa ibabaw ng tubig. No? Kaya nga, ang isang ano sa kadyusan, isang persona sa kadyusan, kasama na siya sa paglalang. No? Ating ulitin ang ginawa ng Diyos, ang ating globe o ang ating sanlibutan bago ito nilalang ng Diyos. Ang ating unang sanlibutan, ito po'y nababalot sa dilim. Ang ibig sabihin, ito po'y napaligiran ng dilim. At kung titingnan ninyo ang ating planeta, i-analyze ninyo yung talata sa verse 2, hindi na niya nilikha ang tubig sapagkat ang planeta natin nababalot na ito sa tubig. Mayroon na itong tubig bago siya gumagawa ng may buhay. At pangatlo, ang ating planeta, ito'y walang anyo, di pa nakikilala, ang ibig sabihin. No? Sapagkat, okay, ika-apat, ito yung ating napapansin, ang ating planeta, ito'y walang laman sapagkat wala pang buhay na nilikha ng Panginoon sa loob ng ating planetang Earth. At ito yung panglima, ang ating sanlibutan noon, hindi ito gumagalaw o nakalutang lang ito sa kalawakan. Aking binabanggit kanina na ang ating universo umiikot ito. No? Pero ang ating Milky Way Galaxy, umiikot din ito kasabas sa universo. At ang ating planeta, kahit ito wala pa sa paglalang, wala pang buhay noon, kasama siya sa pag-ikot sa ating universo, pero hindi siya umiikot sa sarili niyang axis. No? At dito sinabi ng Diyos sa verse 3. Ang unang nilalang ng Panginoon, mababasa natin sa verse 3, at sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag at nagkakaroon ng liwanag. So pagtitingnan ninyo, ang ating sanlibutan doon, nababalot ito ng dilim, ang unang nilikha ng Panginoon sa ating planeta ay yung liwanag. Kaya nga, kung anong nilikha ng Panginoon sa unang araw, ang nilikha ng Diyos ay ang liwanag. Sinabi lang niya, magkakaroon ng liwanag at nagkakaroon ng liwanag. Maraming debate sa kahit sa mga school ng mga teolohiya, nagkakaroon ng mga discussion between professor and students sapagkat nagkakaroon sila ng discussion, ano ba talaga itong liwanag na nangyayari sa unang araw? Saan ba ito nanggagaling? Kung ating pagbabasahin ang Biblia, ang liwanag, ginawa na yan niya sa ika-apat na ang araw na liwanag, ginawa na niya ang araw at the fourth day. Maraming nagsasabi na ang unang araw, nagginawa ang liwanag sa unang araw, araw na yan. Pero yung declaration na official sa fourth day na. Pero hindi yon, mga kapatid. Ang ating pag-aaral ngayon, marami kasing nag-aaral sa Biblia na ang kanilang pag-aaral sa Biblia ay ang kanilang pag-aaral nasa loob lang ng Biblia, nasa loob lang ng planeta. Pero ang ating pag-aaral ngayong gabi, ating lawakin ang ating pag-aaral sapagkat nang ginilikha ng Panginoon ang ating sanlibutan, kasama din niyang ginawa ang mga langit.
Nang sinabi ng Diyos magkakaroon ng liwanag, ito hindi 'yon ang ating liwanag sa ating planeta, kundi ito yung liwanag sa sentro ng Milky Way galaxy. Sapagkat sa pag-aaral sa science, ang mga bawat galaxy mayroon itong liwanag sa sentro. At itong napakalaking liwanag, tinawag ito sa science na the black hole. At ang bawat liwanag ng galaksiya, bawat galaksiya na mayroong sentrong liwanag, ito yung tinatawag nila na the black hole. Kaya nga, lahat ng mga galaksi mayroong liwanag ang sentro. Nang ginagawa ng Panginoon ang unang liwanag, hindi po yung araw, kundi ito po ang sentro ng liwanag sa sentro sa Milky Way galaxy. Noong nang ginawa niya yung liwanag, no, sa sentro sa Milky Way galaxy, ating lapitan itong Milky Way galaxy, nakikita ninyo yung liwanag. Ito yon. Ating babasahin. Ang liwanag na ito, hindi ang araw, kundi ang gitna ng galaksiya. Ang galaksiya na buuin pa lamang, ang sentro nito ay liwanag. No? Ang ginawa niya sa ating sanlibutan, kasama na rin ang paggawa niya sa Milky Way galaxy. Pangalawa, ang liwanag na ito ay natuklas ng mga scientificong astronomo noong huling bahagi ng 1970. At tinatawag nila ito na liwanag. Ang liwanag na ito natuklasan ng science na besides sa liwanag ng araw, mayroon pang nagliliwanag sa ating planeta. At natuklasan nila ito noong 1970. Pero nang pinangalanan nila ito, tinatawag nila ito na light. No? Na different, no? Hindi na ang kanilang liwanag na ito hindi nanggagaling sa araw. At ang liwanag na ito mayroon itong 200,000 times higit na malakas kaysa araw. At ang volume mas mababa ng 0.001% kaysa araw. At ang layo nito, mayroon itong 30,000 light years ang layo sa daigdig. No, nang nakita ito ng science. No? At ang liwanag dito, ang liwanag mula dito, kapag dumating sa ating daigdig, parang bukang liwayway tulad ng nabanggit ng isang manunulat na si Ellen G. White. Pag titingnan natin na sa layo niya, at nandito tayo sa ating daigdig, para na lang siyang bukang liwayway. At anong sabi ng Diyos ng ginawa niya? Ang liwanag na ito, at nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Na mabuti, at hiniwalay ng Diyos ang kadiliman sa liwanag at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay gabi. No, sa kanyang creation na ginawa niya yung liwanag at sinabi ng Panginoon, mabuti. No, nakita niya itong liwanag na mabuti. Pagkatapos niya makita ang kanyang likha na liwanag na mabuti, kanya itong hiniwalay. Ay, anong ginawa ng paghiwalay sa Diyos? Ginawa niya ang pinangalanan niya itong liwanag na araw at tinawag naman niya itong kadiliman na gabi. Hinati niya ito. Paano niya hinati itong liwanag sa kadiliman? Simple lang kapatid, nilagay niya ang isang liwanag sa isang dako, pinaikot niya ang ating planeta at dito nagpasimula ang daigdig, nagpasimulang umikot sa kanyang sariling axis. At dito, ang unang 24 hours na nilikha ng Diyos na ganito pa rin ang nangyayari hanggang sa kapanahunan natin ngayon. So, sa creation ng Panginoon sa first day, na nagkakaroon ng 24 hours, mula noon hanggang ngayon, ito nangyayari ang unang pagbilang ng mga oras sapagkat pinaikot ng Panginoon ang ating daigdig sa kanyang sariling access. No? Kaya pag sa liwanag doon sa kaliwa, ang kabila, dilim. Pero habang umiikot ang ating planeta, nababalanse, habang umiikot, kaya nga sa kabila natin, kapag gabi tayo dito sa ibang bansa, liwanag. No? Ganun yun sapagkat ito yung paglikha ng Panginoon sa unang araw. At nagkahapon, nagkaumaga, ito yung tinatawag sa Biblia na ang unang araw. So ang unang araw ito yung 24 hours, no? Hinati ito ng Panginoon sa liwanag at gabi. Ano itong 24 hours? 12 hours ang liwanag, 12 hours din ang darkness. Sa English, there was an evening and morning first day.
Na, ito yung pagkasabi sa English. Meron tayong dapat pag-ukulan ng pansin ang mga axis ng ang axis ng ating daigdig. Kasi nababago ito before sa flood, before sa diluvyo, ang ating axis, napapansin ninyo, ito yung ating globe bago ang diluvyo, perfect yung kanyang axis. Pero nang pagkatapos sa baha ni Noah, nagkakaroon ito ng pagkiling ng 23 degree. No? Kaya nga ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakaibang ng panahon at ng mga bansa. No? Ito yung mga sanhi ng pagkakaiba. Ng, ano, mayroong, sa creation noon, mayroong kinalaman ang baha sa kapanahonan ni Noah na mayroong nababago, mayroong mga ilan ng mga creation ng Panginoon na nababago. Babanggitin ko mamaya. Now, dito tayo sa ikalawang araw ng ating pag-aralan ang creation ng Panginoon. Ito po'y ginawa niya ang ating sanlibutan pitong araw. No, natapos na natin ang unang araw. Dito tayo sa ikalawang araw. No, anong ginawa ng Panginoon sa ikalawang araw? Ating babasahin ang Genesis 1, mga talatang 6 hanggang 8. Ito po yung ginawa ng Diyos. At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa tubig. Tubig sa ilalim ng kalawakan at tubig sa ibabaw ng kalawakan. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Napagpapansinin ninyo, paanong ginawa ba ng Diyos sa ikalawang araw? Kanina ating napapansin, sa creation, bago niya nilikha ang ating sanlibutan, mayroon na nababalot na ito sa tubig. Kaya nga hindi na niya ginawa ang tubig sa ikalawang araw kasi may tubig. No? Ang ginawa lang ng Panginoon sa unang araw, liwanag lang. Pero yung tubig, nang doon na yung tubig, nag-exist na yung tubig, ang ginawa lang ng Panginoon ay sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa tubig. Tubig sa ilalim, kaya nga ito yung paghiwalay niya sa mga tubig ng ating planeta, tubig sa ilalim ng kalawakan at tubig sa ibabaw ng kalawakan. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Paano pa natin ito maunawa? Nakikita ninyo yung mayroong blue na bilog at mayroong malaking blue na bilog sa gitna. Ang kulay itim na napalagit na pagitnaan ng bilog na blue, ito po yung kalawakan. Ang ginawa ng Panginoon, hiniwalay ng Diyos ang tubig sa ating planeta at naglagay siya ng tubig sa itaas ng ating planeta. No, ano ba ito ang mga tubig na ito? No. Ang mga tubig sa ibabaw ng langit, hindi ang nasa ulap sapagkat ang ulap ay nasa ilalim pa ito ng kalawakan. At ang tubig na ito ay bumubuo ito ng isang cloud canopy na pumapaikot sa sinaunang daigdig. Kaya pag titingnan ninyo sa pag-aralan ninyo yung ang kalagayan ng tao from creation until the time of Noah, walang ulan. Bakit walang ulan? Sapagkat ang tubig na inilagay ng Panginoon sa kalawakan, ito yung nagsusupply paano niya bubuhayin ang tanim. At ito din yung nagpapahaba sa buhay ng tao sapagkat ito yung nagmi-maintain na sa temperatura ng ating daigdig. No, hindi madadama natin ang init kung mayroong tubig sa itaas na nababalot sa itaas ng kalawakan. Pero sa panahon ni Noah, ito yung binuhos ng Diyos at wala na ito ngayon. Pero pagbabasahin natin ang ikalawang araw, ito yung kalagayan ng kanyang creation. Sa ilalim ng kalawakan, pawang tubig pa rin. Ang nangingibabaw, wala pa rin nakitang lupa. So sa sikande, wala pang lupa. Ang mga tubig sa ibabaw ng kalawakan na bughaw na langit ay di ang ulap kundi ang nasaan yung gas. So pag titingnan ninyo yung creation noon ng Panginoon, yung ulap ngayon, nasa ibaba lang yan. No? Sa heaven lang yan. Pero above the heavens, no, sa itaas ng langit, mayroon pang tubig na nilagay ang Panginoon doon. Kaya nga yung langit natin ngayon, nang doon yung ulap, pero sa itaas pa noon, mayroon pang tubig na inilagay ang Diyos noon. At bago ang dilubyo, naikutan ito ng cloud canopy ang ating daigdig. Ang cloud canopy ay nakaipikto ito sa daigdig sa mga sumusunod. Ano bang nagagawa niya? Ito ay nakakatulong sa pag-maintain
ng isang temperatura sa buong daigdig. Kaya binabanggit ko kanina, ang nagagawa ng tubig na nilagay ng Panginoon sa tubig na nasa itaas ng mga langit o sa langit ay ito po ay nakakatulong sa pag-maintain ng temperatura sa ating daigdig. No? Hadlangan ang mga ultraviolet rays. No? Yung sinag ng araw na nakakapaso na sa ating balat ngayon, sa creation ng Panginoon, hindi yan nangyayari. Sapagkat ang tubig na ito, ang araw ay hindi, ang ultraviolet ng araw ay hindi nakadirekta sa balat ng tao. Dadaan mo na siya sa tubig. Pangatlo, likhain ang second atmosphere pressure. No, ito yung mga ano. At hindi pag-aaralan, ito yung pag-aaral ng science sa ating atmosphere. No, ang ating atmosphere ay mayroon itong mga layer. Ito yung mga layer ng mga atmosphere natin sa kanilang pag-aaral. No, mula sa ating Earth hanggang sa ika-14 kilometer mula sa ating lupa, ang kalawakan na umabot ng 14 kilometer tinatawag yun sa science na troposphere. No? At sa hanggang sa 18 kilometer tinatawag yun na tropopause. At sa 50 kilometer tinatawag na stratosphere. At sa 90 kilometer yung ating ozone layer. Kaya nga, mapapansin ninyo, mayroon ng warning, ating ozone layer daw, nabubutas. Pero yun yung nakikita ng ating science, paano nila binibilang yung mga layer ng ating atmosphere. At kasunod nun, no, ay ang mesosphere. At yung 350 kilometers from galing sa ating ozone layer, tinatawag na yun na ionosphere. At sa pag-aaral, may mga meteoric shower ng mga star na hindi nakakarating sa ating planeta, sa ionosphere pa lang, natutunaw na yun. No? Mapapansin ninyo, itong ionosphere, itong tinatawag na aurora, pag tingnan yun sa teleskopyo, makikita na yun ang kalawakan na mayroon ng iba-ibang kulay. Kaya nga, ganun ang pagtuklas ng ating science kung ilang layer ang ating atmosphere. At nagkahapon, nagkaumaga, ito po'y ikalawang araw. So anong ginagawa ng Diyos sa ikalawang araw? Ang tubig sa ibaba, hiniwalay lang niya ang langit na sa gitna at naglagay siya ng tubig sa itaas ng langit. Ang langit po natin, mga langit ito, no? Sapagkat ang unang langit ay ang ating atmosphere. Tapos ang pangalawang langit, yung starry heaven, at yung third heaven, ito yung throne of God. Pero ang ating pinag-aralan, hindi tayo nag-aaral sa starry heaven, doon tayo sa first heaven, and above the first heaven, yung cloud canopy, yung tubig na nilagay ng Panginoon. Dito tayo sa ikatatlo. Ano bang ginawa ng Diyos sa ikatatlong araw? Atin pong pag-aralan ngayon, pitong araw itong ating pag-aaral ngayon, pero dito pa tayo sa ikatatlo. No, pag ating babasahin ang Genesis 1, 9 hanggang 10, yung mga bersikulo, ito po yung mababasa natin. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit na sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. At tinawag ng Diyos na lupa at ang kapisanan ng tubig ay dagat. No, nung third day, second day, wala pang lupa, ay ginawa niya ang lupa sa ikatatlo. Sabi ng Panginoon, mapisan ang tubig sa silong ng langit sa isang dako. So hiniwalay niya yung tubig sa isang dako at tinawag ng Diyos na lumitaw ang katuyuan at tinawag niyang lupa at ang kapisanan ng tubig dagat. So ang tubig dito sa baba, nung second day wala pa itong pangalan, sa third day nilagyan na niya ng pangalan. Ang tubig tinawag niyang dagat at yung lupa, yung katuyuan na lumabas na hiniwalay niya mula doon sa tubig, tinawag niya itong lupa. No? Kaya nga, yun yung pagtawag, siya mismo ang nagpangalan na lupa, no? Sa pasimula. At ating papansinin itong creation ng Panginoon sa third day, kung inyong babasahin, pag-aralan ng Biblia, iisa lang ang dagat, isa lang ang super ocean, may mga ilog at tubig tabang na ating makikita, pero isa lang ang super ocean. Hindi sinasabi ng Biblia ay magkahiwala yung mga dagat, no? Magkahiwala yung lupa, no? Nang ginawa niya yung ika-third day, ginawa lang niya ang tubig, nilagay niya ang tubig sa isang dako,
nilagay din niya ang lupa sa isang dako. Kaya nga, nagkakaroon sa creation ng Panginoon, isa lang ang super ocean. Now, ngayon ating titingnan naman ang lupa, no? May iisang lupa lamang. Iisang super continent, no? Ilang kontinente na tayo ngayon sa ating planetang Earth? Nahati na ito ng maraming kontinente, no? Pero nung nilikha ito ng Panginoon, isa lang super ocean, isang super continent, no? Na ngayon, pinangalanan ito ng Pangea ng ating mga scientifico. No? At dito tayo, at sinabi ng Diyos, dun sa lupa, ang lupa nun, wala pa yung laman. Pero nang nilikhaan ito ng mga bagay, ito yon sa versikulo 11, at sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, ng mga punong kahoy na mamunga ayon sa kanyang pagkapunong kahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. No, anong ginawa niya doon sa lupa na kanyang nilikha? Sinabi ng Diyos, sibulan siya ng lahat ng uri ng damo, pananim na nagkakabinhi. Kaya nga, dito ginawa ng Diyos ang lahat nating mga pagkain na ating kinakain ngayon araw-araw. Ikailang araw yan ginilikha ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, ako ay nag-iisip, no? Bakit ang nang ginawa niya ang ating sanlibutan, una niyang ginawa ang pagkain, no? Hindi muna yung tao, bakit pagkain muna ang kanyang ginawa? Ito'y isang indikasyon na hindi plano ng Diyos na ang tao na kanyang nilikha ay magtatrabaho para makakain. Pero nang nilikha ng Panginoon ang ating planeta, una niyang ginawa ang pagkain sapagkat panukala ng Diyos na tayo'y hindi magpapagod para magkakain. No? Panukala niya na ipoprovide niya ang lahat nating pangangailangan bago ang tao. No? At ginawa niya ang punong kahoy, taglay ang kaniyang binhi. Kaya nga, lahat ng papansin ninyo, lahat ng mga punong kahoy, mga pananim, damo, mayroon siyang binhi. Sapagkat mayroong reproduction pagkatapos ng kaniyang paglalang. No? Kusa silang mag-reproduce ng kanilang mga cropping. No? Ito po'y panukala ng Panginoon sa kanyang creation nang ginawa niya itong ating lupa. No? At ang lupa ay sinibulan sa versikulo 12 at 13, ang lupa sinibulan ito ng damo. Pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, mga punong kahoy na namumunga, taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkapunong kahoy at nakikita ng Diyos na mabuti. At dito, mapapansin ninyo dito, nang sinabi ito ng Panginoon, mayroong batas ditong napapaloob. Bakit? Kapag ang ginawa niya yung prutas na santol, ang buto niya santol, kapag tumubo ito, magiging santol, hindi magkaano na ang santol mamumunga na kasunod mangga. No? Ito, pag-aralan pa ninyo ito ng malalim, ay napapaloob na dito ang batas and its kind of the fruit mag-reproduce din sa ganong klase. Kaya nga, mayroong pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim. Kaya nga, pagbabasahin ninyo yung talata, ang mga binhi na kanilang na-produce ayon sa kanilang pananim at ayon sa kanilang pagkapunong kahoy. No, kahit sa kalikasan ng mga prutas o mga binhi, mayroon ng batas na napapaloob. Kaya nga ating titingnan, kaya nga, pag makikita ninyo ang nilikha ng Panginoon, katulad nitong bulaklak, no? Ano bang mapapansin ninyo pag nakikita ninyo itong magandang bulaklak? Ma-appreciate mo ang ganda. Kaya nga, sino ang gumawa nito? No? At ang tanong ngayon, sino kaya ang master designer? Ako, alam ninyo mga kapatid, ako din nag-iisip. No? Alam natin ang Panginoon, no? Kung mayroon mang organ ng ating Panginoon, lalaki siya supposed to be, di ba? Pero mapapansin ninyo, ay ang ginawa ng Panginoon, hindi lang siya panglalaki. Kundi ang ginawa ng Panginoon na pwede din sa pangbabae na ma-appreciate din siya ng mga babae. No, katulad nitong mga bulaklak, napakaganda ang creation ng Panginoon. No, katulad nitong mga pananim na makakain natin, mga prutas, lahat ng mga bulaklak sa ating kapaligiran, they are created by a God who is master designer. No? Kaya nga ang ating Diyos na manlilikha ay napakaganda, he is a master creator na gusto na nakikita niya, na ma-appreciate natin ang kanyang paglalang sapagkat ito'y may kagandahan na ating makikita.
At dito, natatapos ang kanyang paglalang sa third day, nagkahapon, nagkaumaga, ang ikatatlong araw. There was an evening and morning third day. Now, dito tayo ngayon, dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral, dito sa ikaapat na araw. Ano naman ang ginawa niya sa ikaapat na araw? Now, ating pag-aralan mula sa versikulo 14 hanggang 19. At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang magtanglaw sa araw at sa gabi. At maging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. Sa 15, maging pinakatanglaw ng kalawakan ng langit upang magtanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Sa 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw upang magpuno sa gabi, nilikha din niya ang mga bituin. At inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay sa liwanag at kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti. No, napapansin ninyo, pero mayroong importante dito mga kapatid, pag ating babalikan itong verse 14, mayroong kadahilanan kung bakit ginawa ng Panginoon ang mga tanglaw. Ano bang mga tanglaw na ating makikita sa langit? Ang araw na magpupuno sa araw at ang maliliit na tanglaw yung buwan na magpuno, siya yung magpuno sa gabi. Ito yung mga kadahilanan kung bakit nilagay niya ito sa ating kalawakan. Pero mayroon pang mayroong importanteng kadahilanan kung bakit nilikha ito ng Panginoon ang tanglaw. No? Pag ating babasahin uli itong 14, no? Binalikan ko ito, gusto kong ma-emphasize ng mabuti, maintindihan natin ito. No? At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay sa araw at gabi. So, ang dahilan pala kung bakit niya ginawa ang araw, mahiwalay ang araw at sa gabi. Kasi magpupuno siya sa dalawa eh. Pag ang sun, he will rule the day at ang moon sa gabi. No? Na pinakabahagi ng mga panahon, mga araw at mga taon. At itong dalawang liwanag, gagamitin ito ng Diyos na magiging pinakatanda sa mga bahagi ng mga panahon, mga araw at taon. Ano bang ibig sabihin dito? Ito yung gagamitin ng tao, paano niya mabibilang ang panahon ng kapanahunan ng ating planeta, ilang araw na tayo, ilang buwan at ilang taon. Now, for example, paano ko ito ipapaliwanag? No. Paano ba natin nabibilang ang isang taon? No. Paano ba natin binibilang ang isang buwan at isang linggo? Sa paglikha ng Panginoon sa mga liwanag na ito, dito magagamit ng tao ang paano natin mabibilang kasi sa 14, magagamit natin ito, magiging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon, mga araw at taon. Ito yung binabanggit ng Diyos. Now, dito, pag ating pag-aralan ito ng malalim, dito panukala ng Diyos na bibigyan ng Diyos binigyan tayo ng Diyos na mga tao ng karunungan paano natin mabilang ang ating panahon. For example, sa isang taon, paano ba natin binibilang ang isang taon? Ang isang taon ay ang tayong planetang Earth, umiikot tayo sa ating sariling axis. At habang tayo umiikot sa ating sariling axis within 24 hours, umiikot tayo sa orbit. No? At kung dito tayo nanggagaling, makaikot tayo sa araw. Ang pag-ikot natin sa araw ay counterclockwise. Kung ang relo pa ganyan, siya naman pabaliktad. No? Pag ganyan ang ating pag-ikot sa planetang sa ating sun, isang ikot natin sa ating sun, isang taon yan. Paano naman at mayroon niyang tagal na 365 days. Oh, mayroong pagkakataon na leap year na umaabot din ng 366 days. No, ganun yung pagbilang sa isang taon. Ano naman, paano naman binibilang ang isang buwan? Ang isang buwan, kung ang ating planeta umiikot ito sa araw within 365 days, ang buwan naman umiikot yan sa ating planeta sa loob ng 30 days. Kaya mapapansin ninyo, isang ikot ng ating planeta sa sun, ang ating moon, nakaikot na sa ating planeta ng 12 times. Kaya nga kung paano natin nabilang ang kalendaryo sa isang taon, mayroong 12 months, ito yun ang
panukala ng Diyos, ito yung dahilan kung bakit niya ginawa ang mga liwanag para natin mabilang ang panahon. No? Sa kanyang foreknowledge, binigyan tayo ng karunungan paano natin bibilangin ang ating panahon. For example, ang ating panahon ngayon ay, no, sa ating kalendaryo ngayon, mayroon na tayong 2012. No, year 2012. Ano ang ibig sabihin yan? 2012 na rin ang ikot ng ating planeta sa sun. No, maraming nagsasabi na ang sun hindi yan gumagalaw, gumagalaw yan siya. Paano gumagalaw ang ating araw? Gumagalaw yan siya, umiikot din siya sa sentro ng Milky Way Galaxy. At itong Milky Way Galaxy, umiikot din yan. Saan siya umiikot? Sa sentro naman ng ating universo. Kaya nga, ito yung dahilan kung ang bakit ang ating mga planeta hindi nagkabungguan dahil mayroong order ang kanilang paggalaw at ang kanilang pag-ikot at sila'y hindi nagkabungguan sapagkat mayroon silang batas na sinusunod. Kung anong batas ng Diyos na napapaloob sa planeta, ganun ang kanilang mga galaw. At ano ang kanilang ang batas ng Diyos, sinusunod nila ito. At ito ang dahilan kung bakit hindi nagkabungguan. No? Mayroong harmonya ang mga galaw at ito yung dahilan kung bakit mayroong kaayusan ang ating universo. Now dito tayo, so nalalaman natin mayroon palang panukala. Pero siguro kayo magtanong, ano naman, ano ang basihan natin, Brother John? Bakit ang ating kalendaryo ay 7 days? Kung ang dahilan sa paglagay ng Panginoon sa liwanag ay pagbilang ng panahon, ano naman ang basihan sa science, bakit ang ating kalendaryo ay 7 araw? Alam niyo, ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Sapagkat ang science mismo, hindi nila, kaya nilang maipaliwanag ang isang taon, ang isang buwan, pero hindi nila maipaliwanag ang isang linggo. Pero sa ating Biblia, nagpapasalamat ako na kaya itong ipapaliwanag ng ating Biblia, bakit ang ating kalendaryo ay 1 linggo? Dahil ginawa ng ating Panginoon ang ating sanlibutan sa loob ng 7 araw. Kung bakit ang ating kalendaryo 7 araw, ang ating 1 linggo dahil 7 araw nilikha ng Diyos ang ating sanlibutan. No? Dito natin naunawaan kung paano niya nilikha ang mga tanglaw sa kalangitan. Sa versikulo 19, nagkahapon, nagkaumaga ang 4th araw. No? Dito tayo, dadako tayo sa 5th araw. Ano naman ang ginawa ng Panginoon sa 5th araw? Dito muna tayo, titingnan muna natin ang nilikha niya sa 4th araw bago tayo dadako sa 5th araw. Ito yung ating solar system. No, nakikita ninyo itong yellow na pahaba, ito yung sun, Mercury, at ang ating Earth, no, at mga sunod-sunod na mga planeta, yung ating 9 planets. At ang itong mga planeta natin, kabahagi ang ating solar system, kabahagi lang yan siya sa Milky Way Galaxy. No? Na ano natin, at ito yung pagtatanaw sa ating solar system kung gaano sila kalayo ang bawat isang mga planeta. No, ito yung ang sun na sa gitna, no, ang kulay green na inyong nakikita sa screen, yan yung ating planetang Earth, at ang kasunod niya ay Mars, ang Jupiter medyo malayo, ang Saturn. So kung medyo malaki yung planeta, malaki din ang kanyang ginagalawan. Yun yung mga batas na nilagay ng Panginoon paano sila gumagalaw. No? Kaya nga ito yung mga paghahambing natin, paano itong solar system natin. No, kung ating pag-aralan yung mga planeta natin sa solar system, mula sa pinakamaliit na planeta hanggang sa pinakamalaki, kung gagawin natin ang ating planetang Earth ay pinakamalaki, ito yung ating paghahambing. No, titingnan ninyo sa screen. No, ito yung ating Pluto. Yung sa 9 planets ng ating planetang, sa ano natin, sa solar system, ang pinakamaliit na mga planeta ay ang Pluto. Ang pangalawang maliit, medyo malaki-laki konti, ang Mercury. At ang pangatlong maliit, ang Mars. At ang pang-apat, ang Venus. At ang malaki natin ay ang planetang Earth. Ito yung pagtitingnan natin. Ito yung mga paghahambing natin. Ano naman? Kung ang ating Earth ang pinakamalaki, mayroon pang malaki sa Earth. Ito yung Neptune. At ang kasunod ay Uranus. At ang malaki, pangalawang malaki, kaysa pinakamalaki, ito yung Saturn, at ang pinakamalaki sa mga planeta ay Jupiter. At sa pag-aaral ng science, alam niyo yung mga planeta nila, may mga ilang mga planeta na mayroong ay tag 60 o pito, mayroong mga planeta na 7 buwan. No? Ang Saturn at ang Jupiter, mayroon nga pagkakataon na umaabot ng 60 ka mga moons.
No? Mayroong mga, kaya nga, hindi lang isang mga buwan, mayroon sila, marami pang mga buwan. No? At kung titingnan natin, kung sa ating solar system, gaano kalaki ang sun, ikukumpara natin sa ating mga planeta, titingnan natin ang ating Earth, tulok na lang, ang ating sun napakalaki, at ang Jupiter yung pinaka, pangalawang pinakamalaki. Ganun yung kanyang order kung mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Pero maraming nag-iisip na ang sun natin ay pinakamalaki na yan. Pero pag titingnan natin ang Milky Way Galaxy, mayroon pang mas malaki sa ating sun. Ano yun? No, kung ang ating sun, ito yung star sa science, ang ating sun tinatawag niya na star. Pero ang mga star sa ating Milky Way Galaxy, mayroon pang mas malaki kaysa ating araw. No, ito yung nakikita ninyong star na kulay puti ay ang Sirius. No, pagtitingnan ninyo sa gabi, subukan ninyong tumingin sa gabi, hindi lahat ng mga bituin ay kulay yelo. May mga bituin na kulay puti. Sapagkat yun po'y katotohanan na may mga araw sa kapitbahay ng ating araw na may kulay puti. No, ang Pulax, ang pangalawang malaki, at ang Arcturus. At hindi lang, akala natin ang Arcturus, mayroon pinakamalaki siya. No? Mayroon pang Rigel na isa pang puti na bituin. Mayroon pang Aldebarian at Betelgeuse at saka Antares. Ito yung mga araw na nakikita sa Hubble Telescope ng ating mga scientists. At itong mga star na ito, mayroon pang mga planeta na nag-ikot-ikot. Ang ibig sabihin, ang ating universo ay hindi lang tayo ang ginawa ng Panginoon na mayroong tao. Sa ibang mga planeta, o sa ibang mga araw, ibang mga solar system, mayroon din doong ginawa ng Panginoon ng mga tao. Kaya nga, napakalakin ang ating universo na ginagalawan, pero silang lahat nasa kaayusan sapagkat mayroong batas na inilagay ng Panginoon. Nilikha din niya ang mga bituin. No? Ito yung nakikita ng telescope habang tinitingnan nila yung mga bituin. Ano bang mga bituin na kanyang nilikha? Ito yung mga Orion. No? Mga ito yung mga pamilya ng bituin na ating nakikita sa kalangitan. Ang Rosette, no? Ang Tarantula, Supernova. At ano pang mga ginagawa ng Panginoon Eskimo? Ito lang, kunti lang itong ating pinag-aralan, pero marami pang mga bituin na nilikha ng Panginoon. Ito yung mga bagay na ating pag-isipan, no? Sa paglikha ng Panginoon sa ating sanlibutan, maraming nag-iisip na ang pundasyon ng ating sanlibutan ay ang ating solar system. Hindi po yun. Ang Milky Way Galaxy, hindi ang solar system, ang tunay na pundasyon ng ating daigdig. Kasi sa paglalang ng Panginoon, kasama niyang ginawa ang ating Milky Way Galaxy. Ang daigdig ay nakaluklok lang sa gawing labas ng bahagi ng ikalawang galamay ng Milky Way Galaxy. Ang daigdig ay nakabaon sa sistema nitong galaksiya at ang Diyos lamang ang makakapagkilos sa ating daigdig. Mababasa po natin yan sa mga awit 104 verse 5. No? At nagkahapon, nagkaumaga ang ika-apat na araw. No? Mayroon na lang po tayong tatlong araw na ating pag-aralan. Ano po ang kasunod na ginagawa ng Panginoon sa ikalimang araw? Sa ikalimang araw, no? Ito ng paglikha ng Panginoon sa ikalimang araw, mababasa natin yan sa Genesis 1:20 hanggang 23. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng kinapal na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, luwal ng kalawakan sa himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat, ang mga bawat may buhay na kinapal, na gumagalaw, na ibinubukal ng sagana sa ng tubig, ayon sa kanya-kanyang uri, at lang lahat ng mga may pakpak ng mga ibon ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Ano pong nilikha niya sa ikalimang araw? Dalawa po. Ang ginawa ng Diyos sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga buhay na nilalang sa tubig. Ano pong ginawa niya? Nilikha po niya ang mga isda sa katubigan, mga malalaking isda, mga maliliit na isda. At sa ikalimang araw, sa himpapawid naman, ginawa niya ang mga ibon. No? Nilikha niya ang mga malalaking hayop sa dagat, nilikha niya ang mga malalaking mga ibon sa himpapawid. At nagkagayon. Anong pang ginawa ng Panginoon sa ikalimang araw? At ang mga ibon at isda, kanya itong binasbasan. Mababasa po natin yan sa 22. At
mga binasbasan ng Diyos na sinasabi, kayo'y magpaalaanakin, magpakarami. Inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang ibon sa lupa. Napapansin ninyo, itong isda at ibon, ito yung mga buhay na nilalang. Pero binigyan sila ng batas ng Panginoon na sila ay mag-reproduce sa kanilang sarili. No? Na sila po'y magpakarami, na hindi sila pararamihin ng Panginoon na gagawin nila lahat, kundi sila mismo na mga nilikha ng Panginoon mag-reproduce sa kanilang sarili na sila po'y magpakarami. At yun po'y binasbasa ng Panginoon. Kaya nakikita natin itong mga isda sa karagatan. Pagtitingnan ninyo itong mga isda na ginagawa ng Panginoon, iba-iba ang kanilang kulay, no? Malalaman natin na mayroon talagang creator, mayroong master designer, no? At pag titingnan natin yung mga ibon, ma-appreciate mo ang kanilang kagandahan, no? At ito yung iba-iba din ang kanilang huni, at dito mo ma-appreciate na mayroong Diyos na manlilikha. Nagkahapon, nagkaumaga, ang ikalimang araw. Dito po tayo dadako tayo sa ating talakayan dito sa ika-anim na araw. Anong ginawa ng Diyos sa ika-anim na araw? Sa 24 hanggang 25, ito po yung ginawa ng Panginoon sa ika-anim na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kanyang uri. Anong ibig sabihin niyang bukalan? Magkakaroon ng buhay. No? At nilikha ng Diyos ang mga ganid sa lupa na at mga hayop, mga bawat umuusad sa ibabaw ng lupa at ayon sa kanyang uri. So nilikha ng Panginoon dito yung hayop, yung mga animals, mga reptiles, yung mga umuusad, mga ganid ng mga hayop. Ginawa ng Panginoon yan sa ika-anim na araw. Kaya nga ating makikita ang tupa sa creation ng Panginoon, no? Ang mga unggoy, tiger, lion, zebra at saka elephant. Kasama na dito yung mga reptiles, no? Na mga gumagapang sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, no? At dito sa ika-anim na araw, kasama na rin dito nilalang niya ang tao. Sa versikulo 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at ang mga bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. Anong dinagdag ng Diyos nang nilikha niya ang siya'y lumikha sa ika-anim na araw? Napapansin ninyo, napapansin ko sa pag-aaral sa Biblia na kung mayroon siyang nilikha na tao na tagapamahala, hindi niya ito ginawa na pinakauna. Ito ginawa ito ng Diyos na pinakahuli. Lahat ng mga bagay nilikha ng Diyos at natutuwa, nasisiyahan ang Panginoon, nakikita niya ang kanyang nilikha na ito'y mabuti. Pero nang nakikita niya ang sanlibutan na kanyang ginawa na mabuti, ang pinakahuli niyang ginawa ay ang tao. Pagpapansinin ninyo yung talata, ito yung sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng kapangyarihan. Now, dito tayo, ipopost muna tayo konti yung paglalang ng Panginoon ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Papansinin ninyo yung creation ng Panginoon mula first day hanggang sixth day, doon kung saan ginawa niya yung mga buhay na nilalang. Papansinin ninyo yung hayop. For example, yung hayop, yung mga balat ng hayop. Anong klaseng balat ang hayop mayroon sila? Diba napapansin ninyo, yung balat nila may mga balahibo, kung walang balahibo, makapal ang kanilang balat. Pero titingnan mo, kaibigan, ang balat mo ngayon. No? Yung texture ng iyong balat, yung iyong mukha, yung pagkalagay ng iyong mata. Mayroon akong kaibigan, sabi niya, ano kaya kung ang tao ni ginawa niya na ang mata nasa gilid? No? Pwede yan, mangyayari. Pero bakit ginawa ng Panginoon ang mata natin nasa harap? No? Nakikita natin ang purma sa ating ilong, sa ating labi. Malalaman natin na iba ang pagkalikha ng Diyos sa tao sapagkat sa creation, ito yung panukala ng Diyos na lalangin niya ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kung ano ang wangis mo kapatid, kaibigan, ano ang wangis ko, ito yung wangis ng Diyos. At ang panukala ng Diyos kung bakit niya nilalang ang tao, magkakaroon siya ng
magkakaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, ibon, sa himpapawid, hayop, sa buong lupa, at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. Ang ibig sabihin, sila po ay magiging katiwala ng Diyos sa ginagawa niyang planeta. No? Ang ibig sabihin, ito po'y nilikha ng Panginoon na hindi para sa kanya, kundi ito po'y binigay niya sa tao na ang tao po ang mga ngasiwa at mamamahala sa kanyang nilalang. Kaya nga sa 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. Mayroon pong sulat si Apostol Pablo, no, sa Filipos, Epeso 4:24, mayroon po siyang ano, na ang pagkalalang pala ng Diyos sa tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ang paliwanag po ni Apostol Pablo sa espiritual na paraan. Sa espiritual na paliwanag, tayo po'y nilalang ng Diyos ayon sa kanyang kabanalan at ayon sa kanyang ano, righteousness. No? We are created in His righteousness, sa kanyang wangis, sa kabanalan. No, mapapansin ninyo, ganun ang pagkalikha sa atin. Nang ginawa tayo ng Diyos, banal, at tayo po'y, ang atin pong pagtingin sa lahat niyang nilikha, mayroon pong kabanalan at mayroong pagmamahal. No? Sapagkat tayo po'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis, ginawa tayo na lalaki at babae. No? Hindi lang natin mapapanood ito, ang paglikha ng Panginoon. Mayroon sana akong moving video pero hindi natin ito mapapanood ngayon. No? Anong kasunod na nilikha ng Panginoon sa ika-anim na araw? Pagtitingnan ninyo yung ano, sa chapter to, nilagay ng Diyos habang binigay sa kanila, sila yung binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, nilagay sila ng Diyos doon sa Garden of Eden upang sila'y mamamahala. No? Kaya nga, hindi sila kailangang magpagod para makakain. Mayroon na silang pagkain. Ang gagawin na lang nila to enjoy sa Garden ng Eden. Hindi sila kailangan magtrabaho sapagkat wala pang sumpa doon, wala pang kasalanan. Ang kanila lamang, sila lang lamang ang mga ngasiwa sa creation ng Panginoon. No? Sila ang mga ngalaga. Pero hindi panukala ng Panginoon na sila'y maghihirap. At sila'y binasbasan ng Diyos. At kanilang, sa kanila'y sinabi, kayo'y magpaalanakin, magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. No? I-control, sila'y mag-control. At magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid, bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Mayroong basbas. Alam ninyo kung gaano kahalaga itong basbas ng Diyos? Alam ninyo, sa Biblia, kapag magbasbas ang Diyos, hindi niya alisin ang basbas. Kung hindi lang nagkakasala ang tao, ay marong nagsabi, sabi ng mga narinig kong mga tao, sabi nila, kung hindi naman ang kakasala si Adan at si Eva, ay hindi naman tayo dadami. No? Sabi niya, walang silbi din ang paggagawa ng Panginoon doon sa Garden of Eden kasi dalawa lang sila. Pero nang nagkakasala tayo, dumami tayo. Hindi po yun totoo. Sapagkat nung ginawa niya si Adan at si Eva, binasbasan sila ng Diyos sa versikulo 27. At ito yung basbas ng Diyos. Sa kanya yung sinabi, kayo'y magpaalaanakin at magpakarami, kalatan ninyo ang lupa. So yung kalagayan nila na banal, kalagayan nila na walang kasalanan, dadami sila, punuin nila ang buong lupain. Marami ang kanilang mga anak na mga masasaya, pero ano, walang kamatayan. No? At ang tao magkakaroon ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid. At ito yung lahat ng gumagalaw, sila ang mamamahala. Sila yung susundin ng mga hayop na ito. Alam niyo kapag pag-aralan natin sa versikulo, o sa chapter 1 ng Genesis, ang mga isda, ibon, at hayop, hindi ito ginawa ng Diyos para kainin ng tao. Wala sa isip ng Diyos na ang hayop ginawa para kakainin. No? Kapag ating pag-aralan pa ang mga kasunod na talata, no? Ating pag-aralan ngayon, ano ba ang pinakapagkain ng tao at hayop doon sa ano, Garden ng Eden? No? Nang ginawa niya yung tao, ginawa niya yung hayop, no? Ano ba talaga yung inuordina ng Panginoon na pinakapagkain nila? Kapag ating babasahin ang versikulo 29 ng Genesis chapter 1, verses 29 to 30. Ito yung sa 29 ating mababasa. At sinabi ng Diyos,
Alam niyo kapag sinasabi ng Diyos, batas na rin yan. No? Ang batas na binibigay niya sa tao, ito yon. No? Sinabi ng Diyos na rito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. Anong binigay niya? Pananim na nagkakabinhi. No? Mga cereal. No? At na nasa ibabaw ng lupa. At bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi. No? Anong ginawa niya? Maliban sa cereal, mayroon pang mga prutas. No? Mga punong kahoy. Ay, ano itong mga ano dito? Ay, ito ang inyong magiging pagkain. No, napapansin ninyo sa 29, pagbabasahin ninyo ang inyong mga Biblia, sinama ba ng Diyos doon yung isda? Sinama ba niya yung hayop? Sinama ba niya yung ibon na ipapakain sa tao? No, hindi. Ito yung ideal na pagkain na nilikha ng ang Panginoon, ang ating sanlibutan, bago ang tao nagkasala. Alam ninyo yung mga kapitulo sa Biblia na ang tao bago nagkakasala ay ang chapter 1 at sa chapter 2 ng Genesis. Wala pang kasalanan yan. Pero sa mga bersikulo, pagbabasahin mo yan, hindi, wala kang mababasa na ang hayop ipapakain, ang ibon at isda, magiging pagkain ng tao. Kasi sa bersikulo 29, ang pagkain na inuorden ng Diyos, ng pinakapagkain ng tao, ito yung ideal ng Diyos na pagkain na nakakabuti sa tao ay mga pananim, mga prutas at mga gulay lang. Mga punong, mga cereal. Ito yung mga pagkain natin. Ano naman ang pagkain sa mga hayop? No? Kaya nga ang pagkain ng tao, yan, mga prutas, mga gulay, mga pananim na nagkakabinhi. Dito tayo, ating pag-aralan ngayong gabi, ano naman ang pinakapagkain ng mga hayop? Ibon at isda. Ito yung sinabi ng Diyos, ito yung inoorden niya. At sa bawat hayop sa lupa, bawat ibon sa himpapawid. At bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay na ibinibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ah, napapansin ninyo, ito yung inuorden ng Panginoon sa mga hayop, ibon, isda na ang kanilang pinakapagkain, mga sariwa lang na pananim. Kaya nga mapapansin ninyo, yung ibon kumakain siya ng prutas. No? Pero may mga ibon na rin ng kumakain ng insekto ngayon. Because of sumpa, no? Nang kinukurse na ng Panginoon ang ating sanlibutan, nagkakaroon na ng sumpa. Kaya nga ang pagkain ng hayop, mga damo. No? Ito yung pagkain nila. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-anim na araw. Mapapansin ninyo, mula sa unang araw hanggang sa ika-5, sinabi lang ng Diyos doon na mabuti. Pero nang ika-6 na araw, sinasabi na na-appreciate na niya ang buong creation na napaka-buti. Bakit? Kasama na ang tao doon na namamahala. Alam niyo kung anong nagpapabuti doon? Yung tao na kanyang pinagkatiwalaan, na siyang mamahala sa kanyang creation, ito yung nagpapabuti na lalo sa kanyang creation. Kumpleto ang pagkalalang ng Panginoon. Pero bakit dinagdagan ito ng Panginoon ng 7 araw? No? Ating, ano bang ginawa ng Diyos sa 7 araw? Ating babasahin yung Genesis 2, verses 2 hanggang 3. Ito yung nakasulat. At nang 7 araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Sa 6 ba na natapos niya ang kanyang creation o sa 7? 7. Noong 7 araw, nayari niya ang gawang kanyang ginawa. At anong ginawa niya sa 7 araw? At nagpahinga sa 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang 7 araw at kanyang ginawang banal sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa niyang ginawa. No, napapansin ninyo, ang creation ng Panginoon, uulitin ko, hindi niya ginawa ito sa loob lang ng 6 na araw. Bakit siya nagdagdag ng 7 araw for another special purpose sa kanyang creation? Bakit ko nasasabi na special purpose ito ang 7 araw? Napapansin ba ninyo, mula ba unang araw hanggang 7, mayroon ba siyang binasbasan doon? Unang araw, nagbasbas ba siya? Wala.
Pag titingnan ninyo yung mga previous nating talata, wala kang nababasa na binasbasan niya. Nagkahapon, nagkaumaga, unang araw, nagkahapon, nagkaumaga, ikatatlong araw, wala siyang binasbasan. Pero nang ginawa niya itong ikapitong araw, nangyayari ng lahat, mapapansin ninyo, mayroon siya ditong tatlong ginagawa. Ang una niyang ginagawa sa ikapitong araw, siya po'y nagpahinga. Ha? Sa madlang gawa niyang ginawa. Pangalawa niyang ginagawa, binasbasan niya ito. Ang ikapitong, anong binasbasan ng Diyos? Binasbasan niya ang ikapitong araw. At pangatlo niyang ginawa, He sanctified. He rested, He blessed, at ang pangatlo, He sanctified. Itong ano ba itong sanctified? Ay, hindi lang niya binasbasan ang ikapitong araw, ginawa niya itong banal. Sapagkat, ito yung dahilan kung bakit niya ginawa itong banal, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa niyang ginawa. Ano bang layunin ng Panginoon dito sa paggawa niya sa ikapitong araw? Alam ninyo, ang tao, mga kapatid, ginawa tayo ng Panginoon na mayroon tayong four aspect. Ano ba yung four aspect of man? Ito yung four aspect of man, mayroon tayong mental na aspeto ng tao. Alam ninyo, sa lahat ng creation ng Panginoon, ang tao lang mayroong frontal lobe. Sapagkat ang utak ng tao, ang ating noo, mayroon dito nakalagay ang ating frontal lobe, mayroon tayong kakayahang magdesisyon. At ang mga hayop, wala niyan. Kaya nga, ang mga hayop, sunod-sunuran lang siya sa tao kasi wala siyang kakayahang magdesisyon sa kanyang sarili kasi under the power siya sa tao. Kaya nga, ang tao lang, nilagyan niya tayo ng kakayahang magpasya at dito nakalagay sa ating brain, sa ating frontal lobe, ang kakayahang magpasya. Kaya nga, mayroong, ang aspeto ng tao, mayroon tayong mental aspect sa tao. Mayroon din tayong social aspect. Bakit pangalawang aspeto ay social? Nang ginawa tayo ng ating Panginoon sa ating sanlibutan, hindi lang tayo nag-iisa. Ginawa niya ang ibon na ating ma-appreciate, na makipagrelasyon tayo sa hayop, no? Sa mga ano, na habang inalagaan natin sila, minamahal natin sila, mayroong socialization between creation at sa ginawa ng Panginoon. At hindi lang tayo tao, ginawa niyang isa, kundi ginawa niya ang babae para tayo dadami. Kaya ginawa ang Panginoon na isang pangalawang aspeto, yung social aspect natin. At ginawa din niya yung physical, no? At ginawa niya yung mga pagkain para ma-appreciate natin yung physical. Kaya nga mayroong mental, social, physical, at ang pang-apat na aspeto ng tao, ito yung spiritual. At alam ninyo, sa ang itong spiritual aspect ng tao, ginawa ito ng Panginoon sa kanyang creation. Doon pa sa Garden of Eden. At alam ninyo, para ma-appreciate natin ang spiritual aspect, itong ikapitong araw, ginawa niya ito pertaining spiritual matters. Bakit? Panukala ng Panginoon na tayo mga ngalaga sa kanyang planeta na habang hindi tayo nagkakasala. Idinidesign ng Panginoon na ang ikapitong araw gagawin ito ng Diyos na pinakapahinga sa tao. Ano itong pinakapahinga? Na magpapahinga siya kasama ang kanyang Creator. Kaya nga mayroong tatlong bagay ang ginagawa ng ating Panginoon, no? Sa creation niya, ang ikapitong araw ginawa ito niyang spiritual, and this is pertaining spiritual aspect. At sa creation ng Panginoon, ito yung kanyang inoordain sa mga anak niya, mga mananampalataya sa buong sanlibutan. Ito yung inoordain ng Panginoon na ito yung pinakaaraw ng pagsamba sa bayan ng Panginoon. No? Kapag tayo ay bayan ng Panginoon, ay ito po ang gagawin natin na araw ng pagsamba. Na mapapansin ninyo, ang ating sanlibutan, ginawa ito ng Panginoon ilang araw? Ginawa ito ng Diyos sa loob ng pitong araw. Dito, pangalawa, no, ating nakikita, mula unang araw hanggang ika-anim na araw, ito po ang ginagawa ng Panginoon ay material na mga bagay. Paano kung sasabihin na nang ginawa niya ang unang araw hanggang sa ika-anim, material ito na mga bagay? Paano mo yun maipapaliwanag, Brother John? O, magbabalik tanaw tayo, mag-review tayo ng madalian. Ano? Anong ginawa ng Diyos sa unang araw? Sa kanyang paglalang, ginawa ng Diyos ang liwanag. Mapapansin mo ba? Makikita mo ba ang liwanag? Makikita mo, kapatid. Nang hiniwalay niya ito sa dilim, makikita mo ba ang dilim?
makikita. Anong ginawa niya sa ikalawang araw? Ang tubig sa ibaba at tubig sa itaas, hiniwalay ng Diyos, makikita natin. Ang tubig sa itaas ngayon, wala na yon, pero napapalitan ito ng ulan, makikita pa rin natin ang ulan. Ang tubig sa ibaba, dagat man yan o tubig na tabang, makikita pa rin natin yan. Mga material na bagay yan. Ano naman ang ginawa niya sa ikatatlong araw? Ginawa niya yung lupa at ang mga pananim na nagkakabinhi. Makikita natin ang lupa at mga pananim at yung dagat, ang tubig din pinangalanan niyang dagat, yun yung ginawa niya sa ikatatlong araw, no? Makikita natin lahat yan, mahipo, sapagkat yun po'y material na bagay. Ano naman ang ginawa niya sa ikaapat na araw? Ginawa niya ang araw, buwan at bituin. Tatanungin kita, makikita mo ba ang araw, buwan at bituin? Makikita mo. Nakikita ko din. No? Ano naman ang ginawa niya sa ikalimang araw? Ginawa niya ang ibon at isda. No? At kinakain pa natin ang isda. No? Ano naman ang ginawa niya sa ika-anim? Ginawa niya ang hayop, mga reptiles at tao. Pero anong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw na makikita mo? No? Pagpapansinin mo ang ikapitong araw, wala kang makikita, wala kang mahipo, sapagkat ang ginagawa ng Panginoon sa ikapitong araw, this is pertaining spiritual matters. At ito'y dapat nating pansinin sapagkat ito'y importante sa lahat ng creation, na ito'y may panukala ang Panginoon, anong gagawin natin sa ikapitong araw? No? Ano ang sasabihin ko sa iyo sa ikapitong araw? Ito po'y ginawa ng Panginoon na special na araw, ito po'y opisyal na araw na ginawa ng Panginoon upang pinakaaraw ng pagsamba sa kanyang magiging mga anak na maglilingkod sa kanya. Kaya nga, mayroong tatlong bagay ang ginagawa niya sa ikapitong araw. Ang una, at nating nababasa kanina, siya po'y nagpahinga sa kanyang paggawa sa ikapitong araw. Pangalawa, kanya po itong binasbasan. No? Kaya nga, yung basbas ay pertaining spiritual things yan, no? At ginawa niya itong banal. Kaya nga, ganito po kaimportante na ito po'y kanyang inoordina nang nagkakasala ang tao at ito po'y lumayo ng lumayo sa Diyos. Napapansin ninyo, nilagay ito ng Panginoon sa kanyang dekalog. Sa kanyang kautusan, ang batas ng Diyos na huwag nating kalimutan ang nilikha ng Panginoon doon sa creation niya, na nilagay niya ito sa pinakasentro ng kanyang batas at ito po'y pinaka-opisyal na araw ng pagsamba para sa kanyang bayan. Alam niyo ang buong sanlibutan ngayon, mayroong pagsamba, magkakaibang araw ang kanilang ginagamit. No, katulad ng Muslim, ang pagsamba sa mga Muslim sa buong sanlibutan, araw ng Friday. Ang mga Jewish people, ang mga Adventist, ay Saturday. Ang ibang relihiyon, Sunday. Pero ano ba talaga ang opisyal na araw na ginawa ng Panginoon na pinakatunay na araw sa pagsamba sa creation? Dito po natin malalaman, no, nakalagay po yun sa kanyang sampung utos. No? Ito po yun nakasulat sa kanyang Decalogue. Kapag ating babasahin ang Exodo 20, chapter 20, 8-11, dito po tayo magtatapos. At gusto ko lang ma-emphasize na sa creation pa lang ng Panginoon, ginawa na niya ang order kung paano natin kilalanin ano ba ang tamang araw ng pagsamba sa creation. No? Nagpinaka-espesyal na atin ingatan itong banal para sa Panginoon. Dito sa versikulo 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. Anim na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat mong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, anak na babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat na naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. No, napapansin ninyo, sa lahat ng mga araw, sa isang linggo, mayroon po siyang ginabinasbasan, mayroon po siyang ginagawang banal, at sa sampung utos, ito pong sinasabi niya na pinakabanal. Pagpapansinin ninyo ang batas na ito, mga kapatid, ito dapat ang gagawin natin na opisyal na pinakaaraw ng pagsamba.
Kaya nga sa mga susunod nating talakayan, atin itong himayin, atin itong pag-aralan sapagkat mayroon itong kinalaman kung paano ka maglilingkod sa Panginoon, paano mo siya makikilala ng lalo sapagkat sa ating pag-aaral, dito ninyo matutunan na ito pala ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon natin, napapansin ninyo ang sampung utos na binabanggit ng Panginoon na alalahanin mo. Bakit sinasabi niya na alalahanin mo? Because it was ordained by God before sin. It was ordained by God during His creation that the seventh day, not the first day of the week, a holy day. At ito yung pinaka-importante mga kapatid na dapat nating maintindihan. Ating mababasa sa kanyang kautusan na ang ikapitong araw, ito ang inoordina ng Panginoon na pinaka-araw ng pagsamba. Bakit ito ginawa ng Panginoon para sa tao? Alam niyo mga kapatid, mayroong dalawang bagay na ginagawa ng Diyos na banal sa kanyang creation. At ito yung sinisira ng kaaway ang dalawang institusyon na nilikha ng Panginoon. Dalawang institusyon sa creation ang ginawa niyang banal. Unang ginawa ng Diyos na banal sa creation yung pag-aasawa. Ang ginawa niya si Adan, pinatulog, ginawa niya yung babae. Mababasa mo yun sa chapter to. Pagkatapos kanyang binasbasan. No? Nang doon po yung kabanalan nang sila'y binasbasan. No? Pagkatapos ang pangangailangan ng lalaki, hindi siya magiging masaya kung walang babae. Nang naranasan niya na mayroong babae, nakikita ng Diyos na wala siyang kapayapaan, wala siyang tunay na kasayahan, wala siyang peace of mind, wala siyang joy kung hindi siya makipag-fellowship sa kanyang Creator. At dito ginawa ng Diyos ang kanyang Sabat. At ating mababasa sa Biblia ng ginawa niya itong Sabat. Ang Sabat ng Panginoon, hindi ang first day, kundi ang ikapitong araw. Nang ginawa ng Diyos ang ikapitong araw, ito po'y inuordina ng Panginoon na araw na ang tao makipag-commune sa kanyang Creator. Sapagkat ito po'y pangangailangan ng tao kung bakit siya ginawa na kailangan ang tao makipagrelasyon sa kanyang Diyos. Mga kapatid, dito tayo magtatapos sa ating talakayan ngayon. At sana sa ating pag-aaral, mayroon kayong natutunan na hindi lang pala ginagawa ang Panginoon ang unang araw hanggang ikapito, mayroon pong mga batas na napapaloob dito, mayroon pong mga kadahilanan. At sa mga susunod po nating pag-aaral, atin pong mga matutunan ang iba pang mga detalye nito. No? Sa palagay ko, anyong napag-aralan, no, hindi pa masyadong mahirap unawain, hindi pa mabigat unawain ang ating pag-aaral, pero sa susunod nating mga talakayan, ating pag-aralan, paano ba pumasok, paano ba nag-umpisa ang kasalanan sa nilikha ng Panginoon. At dito tayo magtatapos, bago tayo magtatapos, tayo po muna'y yumuko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Aming dakilang Diyos, kami po'y natutuwa, Panginoon, sa gabing ito. Na sa creation, sa paglalang ng aming sanlibutan, amin po itong nasusumpungan sa aming mga Biblia. At amin po itong nababasa na mayroong manlalalang, mayroong manlilikha sa sanlibutang ito. At na kami po ay nagpapasalamat na ito po ay nakasulat sa inyong mga Biblia. Sa gabing ito, Panginoon, aming natutunghayan ang inyong paglalang mula unang araw hanggang ikapitong araw. At nagpapasalamat kami na sa gabing ito, amin nabuksan ang araling ito, na ito po ay magdadala sa pagkaunawaan sa mga susunod pa naming mga topic na kanila pang maunawaan kung bakit ang inyong mga batas, nakalagay sa inyong batas ng ikapitong araw ang inyong Sabat na ginawa ninyong banal. Aming hinihiling, Panginoon, na sana sa mga susunod naming mga topic, bubuksan ninyo ang pangunawa ng aming mga tagapakinig, tagasubaybay na kanila pang maunawaan ang lalong makahalagang paksa na kanilang matutunan. Bibigyan ninyo ng pagkakataon, Panginoon, ng aming nagawa na mga True Media Ministry, mababahagi namin ito sa mas marami pang mga tao, mga kaibigan na mapaabot namin upang sila makakaranas ng pagkakilala sa inyo at kapag mangyari ito, dito magpasimula ang pangako ninyong buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin ngayong gabi. Pagpapalain ng bawat isa, ang mga kasamahan namin ay inyong pagpapalain din, lalo na kay Sir Wen, inyong tulungan, lalo ang mga equipment na aming ginagamit. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.